Nabasa ko po yung mga pambabash ng iba para maliwanagan na rin natin to. Tapatan na to. Dumating na ba yung time na sa sobrang success mo in life, lumaki ulo mo? Totoo yan, lumaki ulo ko. Ang meaning ko talaga sa inyo, na lumaki ulo ko. Ang yabang kasi yung, oy, kaya ka tambilin. Yabang ko yung naglalakad ka. Tulad ng naranasan ni, aminin ko ni paring Jason, guys, sa sinabi niya, sa interview niya, okay magyabang ka yan. Di ba mayabang ka nun? Pag sinabi ka mayabang ako, baka ingit siya kayo na agad eh. Eh wala, binibigyan niyo pa ng problema. Oh, ito, nag-aaway kayo. Parang wala naman akong narating, Long. Previously. Man, alam na, binigla mo naman ako. Sana man lang naaray. Pero tinext mo ako. Kaya, tinext mo ako pero hindi mo sinabi na ito yung pakay mo. Naririnig-rinig ko may attitude ka. Siguro naman baka naman namamarilo sila yung interpretasyon sa akin. Dumating ka rito, Diyos ko naman. Anong oras? Kaya nga pasensya ka naman. Susunod diba? Naman pagka... Anong gusto mo paramdam sa amin? Kami hindi kami abalang tao. Okay. Tapos ikaw, busy ka, isiningit mo lang kami. Ayaw mo yata akong hawakan. Hindi ba mo na akong hawakan? Ang bigat ng mga sinasabi mo. Ngayon lang ako nakakita ang manager ganito. Gusto mo tanggalin lahat. Eh, ganyan, G. Huwag na tayo mag-ano. Okay lang. Oh, salamat sa panahon. Ayaw ko sa iyo. Tara. Willow! Nabasa ko po yung mga pambabash ng iba, pero gusto ko po maliwanagan kayo eh. Kaya ako naman ngayon na nag-iimbita kay Long dito. Para maliwanagan na rin natin to. Tapatan na to. Diba? Hintayin natin siya, ha? A few moments later. Okay. Yeah. Naka. Tinan mo, ha? Oh. Inumpisahan ako ng napatawa mo ko, ha? Pero ang totoo, galit ako sa'yo. Hindi. Sabi ko nga siya, di. Asensya ka na nga dahil alam ko naman na... Asensya ka na, di. Salamat sa pag-imbita mo. Teka mo na, di. Ano mapag-usapan? Mag-usapan natin? Alam mo, ako tuloy yung binash ng mga tao kasi bakit? Parang ginudge kita. Parang kino-question ko yung kontil mo sa tenga. Yung image na pinoproject mo. Parang iniiba ko raw. Parang ang bastos ko daw. Hindi, sana naman maintindihan ng ating mga kaibigan. Siyempre, ala yun eh. Siyempre, lalo sa pangkaibigang usapan. Yes. Ala naman yun. Kumorder ka muna. This time, hindi mo kailangan tumakbo long. Hindi naman ako magbabayan. Hindi ako tumakbo, nando lang ako sa loob lang ako ng kotse. Ano ko ba? Ba't naman natakbo? Eh, pero sabi mo, treat mo, di ba? Oo. O treat mo, tapos umalis ka. Umalis ba ako? Parang nasakay pala ako na starting kotse, tumakbo. Papaalis pala yun. Papaalis pala. Ito na. Ayan, di na yun, seryoso na. Ayan. Order mo uli ako ng isang waiter para may alalay ka. Yan naman tayo. Anyway, at least alam ko nang ako magbabayad. Kaya sige ikaw, na. Morder ka. Ikaw na ako morder. Morder na ako. Urado ah. Oo naman, Diyos ko. Ayoko nakikita yung presyo. Medyo naliliyo ko pag nakakita ako ng presyo. Di ba? At di okay. Di ba mayabang ka nun? Di, umorder lang kayo ha. Anong gusto mo? Morder ka pa isang waiter. Oo. Yung mga ganong ka pa, diba? Tapos ang ending, ako pagbabayarin mo. Di ba? Kita mo naman. Morder na siya. Baka naman, ano in order din talaga yung... Pepper steak. Pepper steak. Tapos ano ba ang kaibahan nun? Okay. May papel yun, alam mo ba? Paper steak. Ah, may papel ba yung paper steak? O yun, oh. May paper steak, may papel pala yun. Ah, bigyan mo naman ako nitong merong ano. Yung pinakamalapit sa katotohanan, bigyan mo ako ng tenderloin. Local imported. Ay, aalis ka pa, matatagalan tayo. Dito ka na lang sa local. Alam, luto ko sir. Oh, ah. Medyo mahilaw o luto? Hindi, yung medyo luto. Medyo luto? Oo. Medium well. Medium well. Ah, lagay mo ako sa XL. Medyo, hindi, ano mo, well ba yung hilaw? O yung well? Well, actually, kailangan cook yan. Okay na. Ikaw, baka? Bayan ka na naman. Hindi, ako na magbabayad. Huwag ka nang gumanyan. Huwag ka nang yumabang long. Medyo natitensa ko dyan sa ganyan. O ano bang iba pang... Hindi, inaano ko lang sa'yo. Siyempre, yung sa akin, okay lang na ginawa mo yun. Pero huwag na sanang gagawin sa iba. Hindi, ba't naman natin kasi gagawin? Kasi pinagpapasa lang kita kung ano yung requirements na gusto ko dahil gusto mo maging talent ko, hindi ba? Tapos,
feeling ko parang inisahan mo ako, parang gumanti ka. Hindi naman. Nilayasan hindi mo naman. Yung bill mo. Hindi naman. Siyempre, kaya lang naman ako doon ginawa. Siyempre, magkaibigan tayo. Kilala kita. Sa ibang tao ba gagawin ko ipag hindi ko close na close? Sana pala hindi na tayo close. Eh, okay naman. Bakit naman gusto mo? Eh, naman yun. Di ba, mas maganda yung close tayo. Mas maganda daw yung maging close bago maging open. Sa isa't isa. Ha? Wala kita mo. At saka, ante, sa mga... Ayan, ito mo. Ha? Hindi ako murder niyan. Hindi. Ko. Lalagyan ko lang po. Akala ko, gagawa mo kong long sleeve eh. Okay. Eh, inaano ko lang long. Sana, sa akin na lang yun okay na. Pero sa iba, pag gusto mo magpalibre, magpalibre ka na lang. Huwag ka nang magyabang na meron kang ibabayad. Tapos, wala naman pala. Ako rin pala. Hindi eh, kasi... Eh, buti ka mo, tumanggap yun ng card. Hindi, alam ko na may card ka. Alam mo naman. Alam kong katakot-takot ang card mo eh. Hindi, yung... Ang point ko lang, yung porke magkaibigan tayo, sasamantalahin mo na yung friendship. Ah, okay. So ngayon, di ba, nung sinabi ko sa yung requirements ko, ng ano, na-offend ka? Gusto? Eh, siyempre, tao tayo, konti. Katulad nitong kuntil ko, alam mo namang, talagang yan eh, kumbaga sa tao, kakambal ko na yan. Eh, doon ako na, ano, biro, papatanggal mo to. Tinanggal mo na yung pangalan sa YouTube ko, yung Bluetooth-an ah. Dahil dyan ang galing ng Bluetooth-an. Mukha raw Bluetooth yan eh. Wow, wala na yan. O ano na mapapangalan natin doon, ano na maglalagay kung tag name doon. Hindi, yung akin lang, kahit naman kanino kang manager pumunta, lumapit, i-assess ka pa rin nila. Oh, pero siguro hindi napakikialaman yung kuntil. So masama ako dahil ako nakialam ng kuntil. Ang ibig sabi sa lahat ng nagkaroon din ako ng mga manager, hindi nila nasabi yung tanggalin natin yung kuntil mo. Ikaw pa lang sa pagkakataon. Hindi, siyempre, gusto kong maging bata ka eh. Bumata bakit? Ka. Pagka ba tinanggal ang kuntil ko, magmumukhang bata ako. Mali natin. Kung kahagating ko ito, magmumukhang chupon. Magmumukha akong bata rito. Kung hawak-hawak ko ito, ginagal. Mawawala lang yan. Kasi tanggalin mo man yan, okay, tamo. O, wala lang. Simple. Pag ginilabas mo, tong-yong-yong-yong, okay, tamo. Tamo, may galaw na gano'n. Tamo, may tsura parang spring ng notebook. Na bumabalik-balik. Alam mo, tumatawa lang ako, pero naiirita ako talaga. O ka naman, irita. Ikaw naman naiirita ka. Ang lamig-lamig ng panahon, nag-uulan, ano ka ba? Bash kasi ko eh. Eh di sabihin tayo na magsalita. Ikaw mag-ano sa akin. Sa mga lahat po dyan ng YouTube channel ni OG Diaz, wala pong katotohan, mabait na tao si OG. Sa tagal ng panahon kakilala ko siya, napakabait ito. Hindi totoo yun. Hindi siya na marunong mag-open ng kung ano-ano. Hindi siya pwedeng manira ng kapwa. O yun, may kinikwento siya. Pero yung mga kinikwento niya, talagang legit na 100% totoo. Yung sinasabi naman niya sa akin, tanggap ko naman yun na ito. Pero huwag niyo na po siya nga ibang magko-comments. Huwag na. Ano lang, mag-enjoy lang tayo. Wala, okay yun. Lahat, walang problema sa akin yun. Ano problema. Si OG, sabi ko nga sa inyo, ibang tao ito, mabait ito. Kaya yung mga nagko-comment, thank you sa inyo. Sabagay, pag doon nagko-comment, at least nakasubaybay sa atin. Tam, maganda man o hindi. Pero sa lahat, siyempre, huwag niyo po ibabas yung aking kaibigan, OG Diaz. Mabait ito, mabait na tao. Binabash ka rin naman nila, sinasabi nila, ano iyabang mo. Sinabi naman sa akin, oh, hindi naman, dahil ako sabi ko, ako magbabayad. Nakita naman nyo, ako magbabayad. Nagkataon, nung tingnan ko yung cheque ko, eh ano pala, Wednesday pa yata ang palit. 1 week. Ayan. Ay, ibig sabihin, wala kang savings? Ano? Savings? Alam mo naman ako, hindi ako nagpapasok ng pera sa bangko. Nasa aparador lang yan. Diba? Kita ako nito eh. Ano to? Butter, sir. Ha? Butter. Para sa bread. Ah, para sa bread. Ba itong... Nawala na yung galit ko. Ba't ka naman mag... Ko naman, ba't ka naman mag-agalit? Ang tawag ron, parang... sa magkakaibigan, hindi ginagamit ang termino ng galit. Tampo ang tawag ron. Ay po, mga ka-Bluetooth at saka kay... Parang mag... Totoo bang may steak to? Ha? Totoo may steak? Baka naman pando siya lang talaga kakainin nga dito. Parang wala naman akong narating, Long. Ito, nagbayad mo nga ako ng 9-6. Sorry, may steak ko pa kinaya yun. Mm-hmm. E di dapat naghugas na ako ng mga plato. Niliwala ko lang may steak to. Baka mamay pando siya lang to. Ano yun? Sinadya mo pa? Hindi ko sasadya. Ba't sasadya ko? Diba sabi siya, umorder kayo na umorder. Oo. Oh. Sabi ko, umorder lang kayo. May sinabi ba akong kumababayad? Sabi ko, umorder kayo. Tagal yung steak ah. Hindi kayo binubusog mula ako sa tinapay? May steak nga, umorder ka na ba, ikaw mismo parang, eh. Alam ko kasi, pag yung mga panahon ng pesta, handaan, ng bata ako, ganun eh. Pagdating mo sa isang handaan, pinapakain kagad ng puto, suman, para pagdating talaga nung kainan na, mahina ka na. Ganito yun eh. Pero masarap ah. Naiba ako. Bakit ikaw daw ang bagong aping daldal? Magaling yan aping daldal. Yeah. Isa sa pinakahilangaang komedyante. Mas magaling sa'yo yun. Magaling talaga. Iba yun. Talagang bilib ako lang. Yun ang sinasabi sa akin ng karamihan, di ba? May nagsasabi, di ba, talagang kinukumpara mga komedyante. Like Andrew E., bagong Chiquito. Di ba si Andrew E., di ba nandating niya?
O, tinabi sa akin, aping dalidal. Pero totoo ba na may nakarelasyon kang artista? Ako? Ah, wala. Hindi, wala akong nakarelasyon ng artista. Totoo yan. Totoo? Hindi ako nakipagrelasyon sa artista. Wala. Kumatol ka sa bading ng araw? Ay, ako, di, wala rin, bading. Totoo sa bading. Hindi ako, wala. Hindi ako matumal ako sa bading eh. Bakit? Masasamid sila. Dahil? Ha? Ay, pag-uusap nila ako, tatawa sila nung tatawa. Nalaloko tuloy si Joey Marquez. Bakit? Meron na nag-approach sa kanyang bakla. Marabi. Kay Joey Marquez. Sabi ni Joey, sabi niyo, oy, ang tangkad mo. Mm. Siguro malaki yan. Ay, oo, malaki to. Mm. Talaga? May 12 inches? Oo. Oh. Ah, 12 inches ba gusto mo? Oo eh. Sige, putulin ko. Nakon mo. Sa haba. Puputulin mo. Malupit eh. Ay, Idol Chong. Malupit yun. Pero ano yung ikaw? Tatanungin kita. Sa mga gustong mag-artista ngayon, ano dapat ang meron sila? Or ano dapat ang katangian nila? Siyempre, unang-una sa lahat, dapat may talent ka. Dahil marami kong kilalang artista, hindi ko naman nila lahat. May itsura. Lahat nasa kanila na. Kaya lang yung talent ang pinag-uusapan yan. Kaya artista, tawag nun. Kasi yung talent, talagang nung ipinanganak ka na nandun na yan eh. Yung pagiging guwapo at maganda, lalo ngayon, nagagawa na yan. Nariritoke yan, nagagawa. Marami ba't hindi mo pinagawa? Eh, ayoko eh. Dahil ako, totoo na, nababakla ako sarili ko. Ha? Mm-mm. Gusto mo sarili? Parang ganun. But, ay na naman. Ba't isa-isa? Habang niluluto, sir. Ah, para huwag kami mainit. Ba't hindi pa kami bigyan ng sungkaan dito at makapaglaro na hindi kami mainit. So ano pa? Dapat may ang qualification ng isang gustong mag-artista. Una, may talent. Sunod, pag naging artista ka na, dapat yung disiplina sa sarili. Oh. Yun na yan. Number one yan. Superstar ka na kagad. Eh, bakit nung dumating ka, late ka doon? Kaya nga, kung di naging superstar, nakita mo. Kung kinumpleto ko, hindi superstar ako. Eh, alam mo naman, gusto ko maintain lang. Pero honestly, Long, ilang taong ka na sa business? Nagmura mo na ako, ano, 1999 yan. Noong 1999... Pero yung mga taong 1980s, 85, 86 na yan, nag-aartista na ako, pero sa mga tabla, mga piyestahan. Yun, doon ako, yun ang racket ko. Ah, sa stage. Mga piyestahan. Alam mo ba, kauna-unang tinanggap kong talent, P? Rebisco. Biscuit? Biscuit. Tsaka yung soft drinks. Dahil gusto ko lang gumanap doon sa isang eksena, sa piyestahan. Alam mo naman, piyesta. Eh, mahirap lang yung barangay. Nag-show ako noon. Sinubo ko. Sabi ko, eh, walang bahay ito. Basta bigyan niyo lang ako ng ano yan. Sinong nakadiscover sa'yo? Si Ipe. Ah, si Philip Salvador. Ipe Pilino. Okay. Hindi si Kuya Ipe. Kuya Ipe. Ah, si Ipe Pilino. Pilino, oo. Dahil siya director dati siya ng PB4 eh. Nagkaroon ng PDB4. Tapos yung title, Joke Forum. Nanalo ko ron. Contest yun. Gawa ka script kung sinong gumawa. Iyak mo. Nagustuhan ako ng direct. Ginawa. Regular na ako. Doon na nagtuloy-tuloy. Sumunod kong project. Ayan na. Nandiyan na si Herbert. Nakita na ako ni Herbert. Ginawa ko sidekick ni Herbert sa Bistik. Yung sitcom niya. Oh. So meron na bang chance? Meron na bang time na kinapos ka sa buhay? Lagi ko naman. Bakit? Lagi. Siyempre maraming gastos eh. Alam mo naman ang gastos. Unang-una sa lahat. Ako lang naman din ang kumakayod. Yung mga anak ko, suportado ko pa. Siyempre, isang nakapos. Hindi naman katulad tayo. Kasi isa pa, una, hindi naman tayo nagkaroon ng mga break na talagang yung katulad mga iba nating artista na break na talagang kumita ng milyong agad. Nagkakaroon ng commercial. Ako, wala pa naman akong ganun. Wala pa. Kaya, sa mga ano dyan, pwede po tayo sa mga so, endorse, ha? Endorser. Lolo, nung kinapos ka sa buhay, nakapag-dilihensya ka na ba? Nang dilihensya? Yung oo, matik naman. Sa mga friends? May bigan ko. Pero lang yan, pili yan yung mga tinetext ko. Pag tinetext kong gano'n, ibig sabihin, alam ko hindi ako hihindian, hindi ako hihiyain, at siguradong tutulungan ako. Ito yung maraming artista. Unang-una sa lahat, Luis Manzano. Walang hindi yan. Basta hindi ko naman inabos. Pag tinawag mo yan, Luis. John Estrada. Siyempre, di ba kauna-unahan kotse ko nga Joey Marquez ang may bigay. Ah, talaga? Sino yung artista sumagip sa'yo? Kung ano man yun? Luis. Luis. Luis, John Estrada. Yan. Luis, saka... Yan, dalawa. Luis Manzano, John Estrada. Yung dalawa na yan. At syempre, kapamilya. Ayan. Isa sa hindi sa akin nagpahabaya yung kapamilya tsaka yung TV5. Talagang ano yan, ang kapamilya basta ang ABS-CBN, sana nandyan yan. Oras yan, hindi ako masisiro dyan ng isang taong wala ka. Siguro ang tatawag ang ABS sa akin. At maganda, ibibigay, iaalok sa akin. Talagang markado. Totoo yan ha. Walang halong pag-ano yan sa ABS. Yan ang mga talagang, kasi nung mga panahon na ano, wala nga akong number sa'yo eh. Kundi na-text din kita. Salamat ka, wala ka number. E ngayon nakuha ko na. Papalit nga ako. Totoo mga kaibigan, may ginawa kami yung pelikula, di ba kami nila Osang, ambangan nila yung tuloy, bukas ang pinto, with Rosana Rosas, kami dalawa.
Pinakamahalang talent pa dito, pinakamataas ang mahal dito. Oo. Dalawang artist na pinakamataas. Dahil kaibigan namin si Gob, hindi na kami nagpresyo. Pero yung dalawa, mataas ang presyo. Kasama natin dito. Si Dagul at si Mahal. Bakit? Doon na lang nila kinuha sa presyo eh. Yung height, hindi na nila kaya. Sila pinakamataas si Dagul. Eh, panoorin nyo. Sila pinakamataas. Kahit tingnan yung voucher nila, pinakamataas ang talent ni Dagul at Mahal. Pero Long, dumating na ba yung time na sobrang success mo in life, lumaki ulo mo? Totoo yan, lumaki ulo ko. Ang meaning ko talaga sa inyo, lumaki ulo ko. Talaga? Mm-mm. Maraming babae nga ang pagkatapos, ayun, pike. Dating sakang, napipike. Yung si Pingin man. Yan nga, lumaki ulo mo, as in... Hindi ba yung, akala ko naman ulo sa Hindi. Lumaki ulo yung attitude. Hindi, kasi yun na naman. Sabihin mo nalang attitude. Eh, kasi kung lumaki ulo, di. Bagay, hindi ko na pinagmamalaki. Talaga lumaki ulo ko. Sa katunayan nga, sa paglaki ng ulo ko, meron akong ano, nabasag ang bagang. Ang ibig pala sabihin, yung attitude. Yung attitude. Yung attitude. Oh, siyempre. Totoo ha, ang TV5, ang GMA7, tsaka ABS, napakamahal ako niyan eh. Talagang totoo yun. Maski pag alam, panaramdaman ng isang istasyon na wala akong show, talagang tumatawag, tatawagan ako. O Long, meron ka rito. Tsaka isa pa, regular ka rito. Laging hindi ko maano sa kapwa, hindi ko malimutan palagi. Yung totoo to, hindi ko sasalda itong ano, yung kapwa tao ko. Oras na may makita talaga akong, ayan, yung mga ganyan, hindi naman ako namumulit, wala yan. Kwento eh, nagkikwento ko eh. Nakita ko talaga ng tao sa ganyan, ng mga nakikita ko talagang nakasakay ka sa kotse, tapos sila nauulan. Parang hindi, sabi ko, parang unfair. Ba't ako'y nandito sa sasakyan ako, di samantalan to, naulan. O kumakain ako, pero nakita ko yung ganito. Nandun ako nababagabag talagang. Totoo yung isang magkasama ko sila. Bakit kuya? Tumang. Ayun talaga nilalapitan ko yun. Pero hindi nila nakita. Nilalapitan mo para isakay? Oh, hindi. O minsan sakay. O kaya minsan sasalukin ko. Sabi ko, oh, ba di pandiyan pa kayo mama? Sabi ako talaga. Totoo yun. Yun na ginagawa ko. Dahil alam, ramdam ko eh. Dahil yung karsade eh. Ramdam ko, nagtira ako sa karsade eh. Diba? Ako yung nagtinda ng sa vendor ako dyan sa buong Metro Manila. Nag-vendor ako dyan sa buong Metro Manila. Kaya alam mo yung ano? Alam ko yung ramdam ko yun. Yan, hindi ka yung nag-uulang ganyan. Tapos may paninda ka na hindi ka nabibilan. Ang lungkot mo, stress na stress ka. So uwi ka sa pamilya mo. Wala kang pera na dadating. Dito to yun. Ano ako? Hindi ko man bilin lahat. Babawasan ko. Hindi ko naman kaya. Ano yun? Hindi naman tayo mayaman. Yung makita ko yan. Kunyari, may tinda siyang taho. Di bibilin ko muna yung lahat ng sago. Saka ako nababayaran yung taho. Eh wala. Saka wala pang pera. Habi mo na. Hindi nga. Bakit? Ano, sabi ko, kaya ko lang bilhin. Yung carnival ba kasabay ng pinayaran? Kailangan ba yan? Yung sago lang yung tinatanggal ko. Sabi ko, yung carnival, yung muto ba na bilhin? Kung pala, example, ganun lang. Oo, eh, kasi mahirap. Ramdam mo yung kumakain ka ng kabag, eh, di ba? Pero, Long, yumabang ka ba? Yabang na sa tingin lang nila, mayabang ako, pero hindi. Ang yabang kasi yung, oy, kaya ka tambili. Hindi naman. Yabang ko, yung naglalakad ka. Medyo meron di ka napansin na, ano, yun, sinasabi na tulad ng naranasan ni, aminin ko ni paring Jason, guys, sinabi niya sa interview niya, meron daw siyang binate. Hindi niya rin pinansin, mayabang. Hindi ho, hindi ba yabang. Ibig sabihin kasi, minsan may pakakataon na tinatawag ka, na ilang ka, hindi mo nakita. Hindi mayabang yun. Lala, yung salita lang na mayabang. Siguro, pag sinabi kang mayabang ako, eh, ano lang yung mga tao na yun? Medyo, baka hindi siya kayo, no? Ganun. Wala lang. Walang mayabang. Yung yabang mo, kung mayabang ka man, pero nakakatulong ka sa kapwa mo, okay, magyabang ka eh. Pero mayabang ka, lala ka pa nagagawa sa kapwa mo, ay, huwag ka na magyabang. Ba't unti-unti yung bigay? Niluto yung kutsilyo eh. Oo. Ay, ba, pinilambot nyo ba yung kutsilyo? Ano naman to? Parating na steak, sir. Parating na. Maganda, magagalaw to. Ay, ano? Pakipatay na, luto na yata. Hindi. Ano? Ganun talaga ba yan? Wala ka bang burong kamyas dyan? Marami, pag ganun pala, pasensya ka na. Parating mo to, chicken yung damit ko. Para wala. Hindi, marami akong dalandamit eh. Ayun. Ah, di kasi damit yung amoy. Wala ka bang perfume? Okay. Anyway, Long. Ano na ang network ni Long? Sa ngayon ang network ko, nasa mga anak ko. Nasa pamilya. Yan ang ano ko lang. Hindi pa, ala pa, G. Dahil sa, tulad nga na sinabi ko sa'yo, ako, kumikita, tama. Para kayo meron kang, yung kita mo, pag hinagis mo, para kami alaga ng santalaksang tilapia, pag hinagis mo, nagkakagulo. Talaga? Oo, yun yan, dinapapakain ka na, hagis mo gano'n, gano'n, pera, nagkakagulo sila. Kumbaga, maraming... Maasa. Oo, maasa. Hindi yung pagkatapos mo, meron ka pa rito. E ako naman, awa naman ng Diyos, totoo yun. Pag naubos yung aking ganitong pera ngayon, merong dumarating. May dumarating talaga, tuloy-tuloy. Siyempre, kahit paano, may bahay ako, may sakyan, yun naman. Number one naman. Tapos, kahit paano, mga bata, naglalaro pa rin ng queso de bola. Gusto ko nga. Hindi, siyempre, yung pagbukas mo ng rep, nag-iingat sila, baka mabaksa ka naman crispy pata. Yung mga ganon. Ibig sabihin, mahirap kasi pagbukas ng rep mo, nakatihaya yun, isang tinapa. Di ba, pangit tingnan yun, tsaka
Yun ang ayoko mangyari sa akin, yung magtinda ako ng yelo, ice for sale. Tatlong araw nakalagay na rep for sale. Hindi. Kahit paano naman, sabi ko. Ayos naman, sa ngayon ha. Sa ngayon, buo naman lahat, salamat. At ako naman, isa naman sa masarap sa lahat sa atin eh. Yung malakas sa ating katawan, nakakaganap tayo sa lahat ng dapat gawin sa araw-araw. Ano ang takot mo? Takot mo na walang ka ng trabaho. Matindi, siyempre. Sa buhay natin na to, hindi naman ang karaniwang iba. Bukod yung ibang takot, hindi. Takot mo na mawalan ka ng trabaho, mahirap mag-isip mo. Pag-iisip mo sa umaga, nandyan yung variant, di ba? Mm-hmm. Variant sa kuryente, variant sa tubig. Yun ang nakakatakot na variant. Variant sa Meralco. Sabay katok pa ni Judith. Judith? Judith ng ano, tubig. O Judith ng bill ng cellphone. Judith? Eh, mabibigat ang datingan. Yung Barian tsaka si Judith. Di ba? Sana naman hindi ka kumita ng Barian. Sana buo ang kitain. No, sana wag Barian. Sana buo. Di ba? Ano nagtulak sa'yo para mag-YouTube? Si Judith. Nung una ayaw mo to. Ayaw. Hindi. Pinanunood ko eh. Pinag-aaralan ko. Nakikita ko yung... Oh, sabi ko, pwede ko dito. Oh, ipit. Teka nga. Sabi ko, walang taping. Wala. Nasa bahay ka lang. Nag-umpisa ako ng isang... Ano, pakilala video. Oo, pakilala ako. Gano'n. So ano ang maipapayo mo dun sa mga gustong magkaroon ng sarili nilang YouTube channel? Yun din, katulad din sa showbiz yan eh. Pag nagkaroon kayo ng sarili yung YouTube channel, tandaan nyo, pag gagamuha kayo ng channel nyo, siyempre pipili kayo ng magandang content. Tapos matutong lumasa nung ipapalabas nyo, natatanggapin ng tao. Kasi kailangan ng tao ngayon, hindi sila nai-stress eh. Sa hirap ng buhay natin ngayon, alam naman natin pinagdadaanan natin ngayon. Yung ma-entertain sila, maskip manunood lang sila sa cellphone. Hindi yung makikita nila, yung binabas mo yung ganito, inaaway mo si ganito. Pag nakita mo yung, ako ba, pag nakita ko yun, ano ko na eh. Eh wala, binibigyan nyo pa ng problema. O ito, nag-aaway kayo. Nag-aaway kayo, papakita nyo mismo sa video. Sa video nyo, nag-aaway kayo. O kaya yung magandang, hindi magandang, ano, pinakikita nyo. Hindi, alasin yun, dapat talaga palagi nai-entertain ang tao sa lahat ng ipinakikita natin. Yan na. Tsaka siyempre, tandaan nyo, yung pagmamahal sa mga subscribers nyo. Number one yun. Huwag nyo kakalimutan palaging batiin sila, yung mga subscribers. Dahil yan, ang sinasabi ko siyo, yan ang magbibigay siyo ng hindi lang barya, buo-buo bibigay sa inyan. Eh, totoo yun. Yun ang payo ko sa mga ano. Tandaan nyo palagi, ang content, laging dapat nakaka-entertain sa tao. Lalo sa panahon natin ngayon. Anyway, maraming salamat sa'yo. Oh. Hindi mo na kailangan magyabang long, nababayaran ako na magbabayad. Ganun ba? O, para at least alam ko nung una pa lang na tapa ko rito, ako talaga magbabayad. Mm-mm. Ha? Okay, thank you, Gia. Thank you sa ganito, tsaka siyempre sa pagkain. Oo. Thank sa you. Mga nagdududa dyan kung kami magkagalit nilang hindi po. Ah, hindi po. Huwag kayong maniwala sa ganun. Yun, yun ang ano yun, isa lang sangkap lang unang pagmamahalan namin ni Mr. OGD. Ayan. Oh, thank you ah. Sige, paano? Ano naman? Oo, may mga alahasa sa hindi, ano to? Nabili ko to sa ano? Hindi, nabili ko to. Sa, kung totoo to, ito, pag nilubog mo sa kalamansi ito, nagkukulay yellow to. Bakit? Eh, pekinis eh. Totoo nga. Oo. Alam mo naman, full pekinis yan, kaya wag niyo akong abangan sa labas. Ha? Pekinis to. Oy, tumigil ka sa akin, buwan ko titigan ng ganyan. Abang, hindi. Pekinis to. Pekinan? Eh, totoo yan pekinis eh. To. Mamatay. Hindi, tuna yan. Ba't mong dadalhin ko? Ako ba naman? Pwede ba nang daling to? Hindi, ano ka ba naman? Tayo naman eh, tulad nga na sinabi ko, di ba? Tayo naman eh, kahit na paano, nakakalubag-lubag naman tayo. Kahit mula na nga mag-vlog ako, di ba? Mula nga na mag-vlog tayo, eh, naayos naman lahat ng pagtakbo. Pero sayang naman kasi ito. Galing ko na. Kasi ito talaga, magkaibigan naman tayo, ha? Ibigay na natin. Pati-chismis ka pa niyan, Long? Hindi, ano ka ba naman? Hindi, mahirap kasi pag na-traffic ako eh. Gutumin ako sa biyahe, di mayroon na akong daladala. Wala ako naman. Nag-aano ka? Excuse me. Hindi. Pwede yung tissue, please. Kala ko naman, babayaran ako nga. Hindi, alam ko naman, siyempre. Tulad na sinabi ko. Tissue pala. Hindi, tissue, siyempre. Double time, please. Tissue daw. Okay. Thank you, idol. Hindi, G, mahirap naman kasi kung tinapay na tinapay lang. G, mahirap na ito, G, ah. Ano, G? Dito. Ingat ka pag-uwi. Ha? Dito lang ako. Salamat sa inyo. Yeah, thank you. Eh, paano mo hati-hatiin niya sa mga tinapay mo? Hindi, ako na ang bahala dyan. Salpak. Wala salpak yan. Kasi wala ito. Ano thank you. Thank you. Oh, ayan. Di ba? At least malinaw na ako yung magbabayan. Di yung ganyan na binibigla ako nito. At least na-treat pa natin yung kanyang mga kasama. Di ba? Steak ulit sila. Di ba? Kaloka. Di ba, Lina?
Maganda rin nagsishare ng blessings. Anyway, kuya, yung ano? 874. Binayaran na po niya. Ha? Binayaran na po. Binayaran nilo? Yes po. Di ba sabi ko ako magbabayad? Binayaran po niya. Wow! Direk. Binayaran nilo. Ako naman ang sinorpresa ulit ni Long, ha? Siya naman ngayon ang nagbayad. Ang taray ni Long. Nahiya tuloy ako. Totoo nga? Oh my God. Tawagan ko si Long, ha? Ito naman si Long talaga. Wow. Nahiya tuloy ako. Nagda-drive? Sabi ko, ako na nga, eh. Bumawi. Anyway, thank you Long, ha. Tinatawagan ko po si Long para magpasalamat. Pero thank you Long, mas maganda yata ganun, ano, binabaligtad ko, no? Pag ako nagsasabi na ako magbabayad, para siya bayad. Hindi, thank you so much. Seriously, na-touch ako kay Long dahil ginakain niya pati yung staff namin pala, nakakaloka. Wow! Thank you Long. Hi.